Good morning po. Welcome back po sa aming channel. Ngayong umaga, Monday po, balik trabaho na naman sila. Kahapon, kagabi, umuulan na malakas. Sana hindi masyado nabasa yung mga insulation. Tapos kanyang umaga, bumili nga pala ako insulation ito. Pero nagkulang kasi, nagpadagdag na 7 meters pa. Tapos bumili din ako ng pang clean out dun sa sanitary line niya. Yung Y. Kaya tawag nila itong Y pipe kasi mukha siyang letter Y. Ito, yan. Tanong letter Y siya. Tapos yung sa ibabaw, yung takip niya, ito yung clean out. So, size 4 yan. So, punta kami ngayon sa site. Kasama si Pretty Rachel, si Mrs. Cruz. So, see you later. Yun o, bumili ako uli ng bumili kami uli ng PVC conduit. Ito yung pipe para sa electrical, 10 piraso. Para sa wiring to sa ground floor, daling ko lang sa site. So, ito, dala-dala ko ngayon yung conduit pipe para sa electrical. So, papunta ako ng site. Medyo maabon pa rin, umuulan. Sana huwag masyadong lumakas. Para makabit na nila lahat ng yero. So, yan na, dito na ako sa site. Pasok ko lang to. Yan sila, magawa pa rin, magla-lunch break na. Agaw, hatakin mo na nga rin. So, time check po, 3 PM. Kaya sila, nakakabit na sila uli ng bubong. Nuuna muna yung insulation. Medyo may araw siya kanina umulan eh. Windy. Malakas ang hangin, windy. Today is a windy. Ano ka mo? Today is a windy day. Windy. Windy Pascual. Shoutout kay Windy. Windy Pascual. Wala, may shoutout kayo, shoutout nyo na. Ikaw, may shoutout ka? Oo, shoutout po sa ano, sa wallet ko, shoutout. Shoutout po sa wallet ni Rachel. Umiyak na daw eh. Umiyak na. So, tingnan natin sa loob kung anong ginagawa nila. Yan, lakas pa rin ang hangin. Dito sa baba, patapos na yung installation ng waterline. Dito, lakas talaga ng hangin. So yan, i-coconnect na siya dito sa akin. Ito yung metro niya. So nilagyan ni Tatay Bobet, nilagyan niya ng thread itong existing line ng water district. Tapos nilagyan niya ng PPR, yung metred. Tapos ito, i-coconnect dito sa PPR pipe na papasok sa bahay. Tingnan natin yung pinakalinya niya. Ito, nilinis muna nila ito. So dito sa labas, meron siyang gripo para in case na kailangan ng tubig, car wash, maglalaba. May nakabang na gripo. Dito naman, meron siyang gate valve. So pag nakasarado ito, yung tubig hindi papasok sa loob. So in case na merong sira or leak sa loob, pag sinarado dito, under pa rin ito, magagamit pa rin ito. So tingnan natin sa loob. So, ito na may linya niya, papasok sa loob. Nakahukay siya, nakabaon. Nadidiretso siya sa CR. So sa CR, nandiyan yun na para sa outlet, para dito sa shower. Yun, ito yung sa tanke at sa bidet at the same time. Then ito naman sa lavatory. So, didiretso siya sa likod. Ayan pa rin yung PPR niya. Dito sa likod, may outlet pa na isa, nakaabang. Ito para sa laundry area. So, tinakpan muna namin ng plug para hindi siya mapasokan ng foreign object. Kasi pag may napasok dyan na bato, lupa, simento, pag tumigas siya, hindi na makakaraan yung tubig. So, naglinya kami dito. Punta sa gilid, sa pinaka property line.
Yan, nag-split siya dito. Yung isa, dito yung outlet niya. Bala kasi namin dito maglagay din ng lababo. Yung tis na kailangan maghugas na medyo mga, may mga amoy or may mga sariwa. So, sa labas na nanghuhugasan. Then, nakatugon din siya sa loob. Ito naman yung outlet para sa kitchen sink. So, gumamit lang siya dito ng parang splitter o yung elbow. Okay. So, pagdating naman dito, naglagay kami uli ng gate valve. Para in case na may problema sa... Ito kasi linya ito, pataas na ito eh. In case na magkaroon ng problema sa taas, magka-leak, pag sinarado siya, hindi magpo-flow yung tubig sa taas. Pero dito sa baba, gagana pa rin siya sa CR, saka dito sa CR, sa laundry, dito sa kitchen sink, saka dito sa service area. So pag nakasarado yon, hindi gagana yung nasa taas. So ito, papasok lang dito to sa loob ng bahay. Then, ginamitan ng elbow, paakyat. So, ang tugon niya doon sa mismong CR sa taas. So, supplyan niya doon yung shower, lavatory, saka yung para sa tangke ng toilet bowl. So, yan po yung naging setup ng waterline, clean waterline. Diyan sa taas, ayun, nag-i-install na nga sila ng bubong. May portion na pinutol na nila. May konting sobra, siguro mga kalahating pit. Yan, kinakabit na nila yung bubong. Isa na lang yung naiwan dito, isang yero na lang. Yung pinakahuling bahagi. Yan, nilalagay muna nila yung insulation. After ng insulation, saka iriribit siya. Kamukha nung makaraang video. Tapos saka ilalagay yung pinakayero niya. Pero nga pala, nagsimula silang maghalo. Ito yung binistay na buhangin. Yung mga nabistay na buhangin. Lagyan ng simento. So, gagamitin itong pang plastering o platada sa wall. Mamaya, tingnan ko sa taas para makita nyo yung paunang platada. Si Aga, oh, lakas ng loob. Nakakatakot. Kakabit na sila ng insulation. Yung nakakatakot. Konting ingat lang mga kapatid. May sumobrang halo para sa platada sa taas. Yan dito ginapa to ni James. First time mo ba yan ninyo? Hindi naman. 5 times na. 5 times na. Panglimang ano na ito, panglimang trial. Napi-perfect na yan. Ito naman kasi magiging makapal yung platada niya. Napapantay siya sa nosing ng poste. Kaya okay na yan, kakapal talaga siya. Batang pakialamera. Sige, testingin mo. Testingin mo, madam. Tignan natin si madam. Sige, simutin mo. Simutin natin si madam, wala to.
Ito na kami sa taas, second floor. Nagsimula na silang mag platada dito sa master bedroom. Si JR ang nagpa-platada. Tulang niya si Kuya Ray. Ray Cards. So, pininis niya yung platada. So, pinupuruhan yan para maging makinis. Ito siya, oh, yung purong semento. Tapos, babasahin. Para hindi naman siya parang jelly. Tapos ipapahid para finish siya makinis. Ganda ba, Rochelle? Ganda. Pwede na ice cream top. Ganda. Ito rin, dinalibagan nila ito. Okay, pinis din to eh, yung sulok na ito. Sa taas naman, na ilatag na lahat ng insulation. So, isang yero na lang hindi nakakabit kasi umuulan pa rin eh. Delikado magkabit pag umuulan kasi basa, madulas. So, dito muna sila katrabaho sa loob. Yan po yung ano. Yeah, ibang bumuhos ang malakas na ulan. Gumagana na yung Pababa din sa drum cord. Doon dadali yung tubig, pababa din sa touch basin sa baba. Tapos diretso sa sanitary line, palabas ng drainage. Day 60. Thank you po sa palaging panunood. Saka stay safe lang po tayo. O, sa ngayon po, medyo maghihigpit. So, stay at home kung maaari po. Para iwas tayo sa virus. Hanggang dito na lang po. See you again tomorrow. You'll be